Kapag ka panalo sa loto, ay talagang sinasabing by chance o nasa chance lamang. May kasabihan nga na kung para sa'yo, ay para talaga sa'yo. Ngunit, paano nga kung ito ay nakalaan sa'yo? Pero naudlot naman ito dahil sa mga samot-saring negatibong elemento. Kaya naman nantiyan ang mga lucky charms at iba pang mga esoterikong kaparaanan at paniniwala upang makatagdag sa tsansa ng iyong swerte. Ito ay walang sapilitan ka, Laurel, kung hindi ka maniniwala. Ngunit ang mga paraang ito ay pangkaraniwa na sa mga nagte-take risk sa sugat. Partikular na nga ang pagkapanalo sa loto. Like, share, and subscribe kung nagustuhan mo ang video na ito. Ang pagpili ng birthday, mapasarili, kamag-anak o taong espesyal sa iyo. Ang pagtaya sa loto gamit ang mga numero mula sa petsa ng kanilang birthday ay pinaniniwala ang naghahatid ng buwenas sa loto. Kadalasan ang mga nananalo dito ay sinasabing tinatayaan nila ang petsa ng birthday nila o ng taong malapit sa kanila. Pangalawa, ang petsa ng anibersaryo ng mga kaganapan sa kanilang buhay ay pwedeng maging swerteng numero para sa kanila tuwing tataya sa loto. Pangatlo, minsan naman ay inililista nila ang lahat ng numero na madalas tumama sa loto at ito ang kanilang inaalagaan. Pang-apat, sa unang pagkakataon na nagkaroon ka ng plaka ng sasakyan, ay gamitin ang mga numero nito sa pagtaya mo sa loto. Gumawa mula dito ng mga kombinasyon. Panglima, ano ba ang mga numerong napanaginipan mo? Isulat mo na ito agad at tayaan sa loto. Madalas sa ganitong paraan na nanalo ang karamihan sa loto. Pang-anim, gawing lucky charm ang itim na pusa. Idampi ang loto ticket sa katawan ng itim na pusa bago ka tumaya sa loto. Pang-pito, may paniniwala din na ilaktaw ang loto ticket sa tiyan ng isang buntis o nagdadalang tao bago tumaya sa loto. Ito ay naghahatid ng buenas. Pang-walo, sabihin mo sa loto agent na ibigay ang loto ticket sa'yo ng isang kamay lamang. Maaaring ito ay kanan o kaliwa. Pang-siyam, sa loto ticket outlet ay pumasok dito na nauuna ang kaliwang paa. Pang-sampu, humawak sa ulo ng isang kalbo o sa tiyan ng Lucky Buddha bago tumaya sa loto. Ito ay naghahatid din ng buenas sa pagkapanalo sa loto. Pang-labing isa, magsuot ng kulay pula kapag ikaw ay tataya na sa loto. Pang-labing dalawa, iwasan ang sobrang odd number sa pagtaya sa loto. Maaaring ito ay hanggang sa isa o tatlo lang. Gamitin lagi ang numero 8 at gumawa ng mga kombinasyon mula sa numerong ito. Pang-13, maglagay ng barya o laurel sa kanang sapatos o di naman kaya ay maglagay ng asin sa kanang bulsa o magdala ng batong jade sa kanang bulsa kapag ikaw ay tataya na sa loto. Alalahanin na sa poong may kapal pa din, nagmumula ang lahat ng pagpapala, ang kasipagan at ang kabutihan sa ating kapwa kasabay ng buo mong pananalig sa may kapal. Ang siya pa rin na dapat ay manaig. Ang mga ito ay mga gabay lamang. This is Erfidel Rosario. Thank you for watching.